Lilipat ng bagong bahay. Narito ang 14 na tradisyon upang makapagbigay ng swerte sa iyong bagong tahanan. Paalala, ginawa ang bidyong ito upang pag-usapan lang natin ang mga traditions at pamahiin ng bawat kultura, pero hindi ibig sabihin ay obligado ka na gawin o sundin ang mga ito, nasa inyo naman ang desisyon kung ito ba ay paniniwalaan nyo. Ang patuloy na pandemya ang mudyok sa maraming mga Pilipino na lumipat sa isang bagong tirahan. Ang ilan ay lumilipat sa lalawigan para sa mas sariwang hangin, habang ang ilan ay lumilipat sa mas malaking bahay pagkatapos manirahan sa mas maliit na tirahan. Mayroon ding ilang mga Pilipino na bumili ng mga lupa at nasa proseso na ngayon sa pagtatayo ng kanilang mga pinapangarap na bahay. Ang paglipat sa isang bagong tahanan ay kapanapanabak na sandali sa buhay ng isang tao. Ngunit alam mo bang tayong mga Pilipino ay maraming tradisyon pagdating sa paglipat sa isang bagong bahay? Narito ang ilang dapat tandaan pagdating ng oras na lumipat ka. Kung mapamahiin kang tao, subukan ang ilan sa mga tradisyong ito kapag lumipat ka sa iyong bagong tahanan. 1. Iwasan lumipat ng bahay kapag umuulan. Bago ka umalis sa iyong bahay at pumunta sa bagong bahay, tiyakin na hindi ito isang maulan na araw. Ang ilang mga tao ay naniniwala na masamang kapalaran ang lumipat kapag umuulan, plus ang lahat ng iyong mga kahon ay mababasa din. 2. Isang kurot ng asin. Kapag nasa bagong bahay ka na, ang ilang mga tradisyon ay iminumungkahi ang pagwiwisik ng isang kurot ng asin, sa bawat silid ay magpapaalis sa mga masasamang espiritu. At pagkatapos ng 24 na oras, ay vacuum ang asin at mga espiritu. 3. E-illuminate ang bawat corner. Ayon sa tradisyon ng Inchik, sa paglipat sa isang bagong bahay ang may-ari should shine a torchlight into every corner and closet. Ipinapakita nito ang mga espiritu kung saan pupunta at magtago. 4. Magdala ng tinapay at asin. Sinisugurado ng tinapay at asin na hindi ka magugutom kahit kailan, at palaging may flavor ang iyong buhay. Tinapay at asin, sa tradisyon ng mga Hudyo sa Russia, ay kumakatawan sa mabuting pakikitungo. Sila ang dapat na mga unang bagay na madala sa bagong bahay, kaya tinapay ay para ang mga nagmamay-ari ay hindi makakaranas ng gutom, at ang asin, para ang kanilang buhay ay puno ng lasa. 5. Magtanim ng isang puno ng orange. Ang mga salitang Chino para sa orange at swerte ay magkatulad na tunog. Sa makatuwid lagi itong napansin na maswerteng magtanim ng isang puno ng kahel sa hardin ng isang bagong bahay. 6. Patunugan ng isang bell. Ang ilang mga tol ng isang kampanilya na tumunog sa bawat silid ay lilinisin ang puwang sa iyong bagong tahanan. Ito ay dapat na alisin ang anumang namamatay na positibong enerhiya. 7. Magsunog ng sambong. Ang mga katutubong Amerikano ay naniniwala na ang pagsusunog ng sambong sa isang bagong bahay ay nagtanggal ng masamang enerhiya. Kapag ang sambong ay nasunog, ang may-ari ng bahay ay dapat na ma-visualize ang kanilang mga intensyon para sa puwang habang pinupuno ng usok ang bawat sulok ng silid. 8. Magsindi ng kandila. Magsindi ng kandila upang maitaboy ang masasamang espiritu. Maraming mga relihiyon ang naniniwala na ang pag-iilaw ng kandila sa isang bagong bahay ay makakatulong upang maitapon ang kadiliman. 9. Magsabog o magkalat ng barya. Ang tradisyon ng Pilipinas ay nagdidikta ng pagsabog ng mga barya sa sala ng isang bagong bahay upang makapagdulot ng kaunlaran sa mga may-ari ng bahay. 10. Pumasok na may bigas at asin. May tradisyon din tayong mga Pilipino ng pagdadala ng lalagyan na puno ng bigas bago dalhin ang anupaman sa bahay ay kumakatawan sa mga nananakop na hindi nauubusan ng pagkain sa buong pananatili nila sa bagong bahay. Sinasagisag din ng kasanayan ang pagdadala ng magandang kapalaran at kayamanan para sa mga nakatira. 11. Magdala ng bagong walis. Kapag lumipat sa isang bagong bahay, palaging magdala ng isang bagong walis at huwag kailanman dalhin ang luma. Ang paggawa nito ay isang simbolo ng pagpapaalam sa masamang enerhiya mula sa nakaraang tahanan. 12, 6 at bagong buwan. Kapag naglilipat sa isang bagong tahanan, gawin ito nang hindi lalampas sa 6:00 ng umaga sa panahon ng bagong buwan.
Tinitiyak nito na ang kapalaran ay pumapasok sa iyong bagong tahanan. 13. Mag-isa kang matulog ng 9 na araw. Kapag lumipat ka, huwag mag-imbita ng mga kaibigan para makitulog, sa halip, mag-isa kang matulog sa iyong silid sa loob ng 9 na araw. Pinaniniwalaan na ang bilang ng mga tao na natulog sa unang gabi ay dapat na pareho sa susunod na 9 na araw, dahil kung hindi ay magaganap ang isang pagkamatay. 14. Magkaroon ng housewarming party. Ang isang ito ay malawak na tinanggap, ang pinakamahusay na paraan upang simulan ang iyong bagong buhay sa iyong bagong tahanan ay punan ito ng pagmamahal at pagtawa. So yan na nga, ang ilan sa tradisyon at pamahiin sa paglipat ng bagong bahay, kayo ba ay may pamahiin din sa paglipat ng bagong bahay, may sinusunod pa din ba kayo na paniniwala at traditions, ano ang mga bagay na inuuna mong gawin nang lumipat ka sa iyong bagong bahay? Ibahagi ang iyong komento sa ibaba. Hanggang sa muli, salamat sa inyong panunood. Lilipat ng bagong bahay. Narito ang 14 na tradisyon upang makapagbigay ng swerte sa iyong bagong tahanan. Paalala, ginawa ang bidyong ito upang pag-usapan lang natin ang mga traditions at pamahiin ng bawat kultura, pero hindi ibig sabihin ay obligado ka na gawin o sundin ang mga ito, nasa inyo naman ang desisyon kung ito ba ay paniniwalaan nyo. 1. Iwasan lumipat ng bahay kapag umuulan. 2. Isang kurot ng asin. Kapag nasa bagong bahay ka na, ang ilang mga tradisyon ay iminumungkahi ang pagwiwisik ng isang kurot ng asin, sa bawat silid ay magpapaalis sa mga masasamang espiritu. 3. E-illuminate ang bawat corner. 4. Magdala ng tinapay at asin. 5. Magtanim ng isang puno ng orange. 6. Patunugan ng isang bell. 7. Magsunog ng sambong. 8. Magsindi ng kandila. 9. Magsabog o magkalat ng barya. 10. Pumasok na may bigas at asin. 11. Magdala ng bagong walis. 12. 6 at bagong buwan. 13. Mag-isa kang matulog ng 9 na araw. 14. Magkaroon ng housewarming party. Ang isang ito ay malawak na tinanggap, ang pinakamahusay na paraan upang simulan ang iyong bagong buhay sa iyong bagong tahanan ay punan ito ng pagmamahal at pagtawa. So yan na nga, ang ilan sa tradisyon at pamahiin sa paglipat ng bagong bahay, kayo ba ay may pamahiin din sa paglipat ng bagong bahay, may sinusunod pa din ba kayo na paniniwala at traditions, ano ang mga bagay na inuuna mong gawin nang lumipat ka sa iyong bagong bahay? Ibahagi ang iyong komento sa ibaba. Hanggang sa muli, salamat sa inyong panunood.